Yan, hi Talipapanyans. Muli, discuss natin ulit yung lesson natin, no? Nung nakaraan, ito yung mga pinag-aralan natin sa Computer System Services. So, i-rewind lang natin yung mga pinag-aralan natin o review natin, ha? Sa ating TLE Grade 7, Computer System Servicing. Muli, ito si Sir Salazar. Sana'y may matutunan kayo sa ating lesson. Yan. So, i-reviewin natin sila ulit. Lalo na yung mga grade 7. Mga nagtatanong, mga hindi nakasali sa Google Meet, i-review natin sila. So, ano nga ba yung module 1 o lesson 1 sa ating computer system servicing? Ito po yung using and maintaining hand tools. Okay, as you can see on the picture, meron siyang mga tools at meron estudyante nag-aaral regarding sa using and maintaining hand tools or hand tools sa computer system servicing. Yan. As you can see, meron tayong mga latest picture dito sa ating video. Yan. Two and a half inch dexters, and you literally just drove 25, 30 of them. Yep. This thing is insane. This, honestly, you guys, this tool is probably one of the coolest tools I've seen. This video wouldn't be possible. Okay, so ito, meron tayong tools dito kung saan ginagamit nila. Right? Second thing is, this is the only hole saw. Okay, yan. Yes. Okay, bakit ko binapakita yung mga tools na yan? Okay, yan ay related sa topic natin, mga anak. Okay, bago tayo magtuloy ulit, itong tools na to ay dinesign to help you and demonstrate an understanding of the use of hand tools and equipment for computer system servicing. Okay, as after going through this module, na ini-expect ni Sir na may matutunan kayo on how to prepare and select hand tools according to specific tasks. Gayun din yung different hardware tools sa computer system servicing as well as their function. Identify natin yung mga steps to follow to keep computer functional and in good condition. Accurately match hardware to each function. Okay? Explain natin yan isa-isa. Okay. So, sa makikita nyo sa screen nyo na gusto ko pag nag-aaral tayo, yung mga nakakagulo sa atin, set aside muna natin yan. Okay? Just follow carefully all the content and instruction indicated dyan sa module nyo. You can take note sa inyong notebook. You can use ball pen and notebook. Then, after that, makinig kayo sa teacher nyo. Perform nyo yung mga activities sa modules regarding na sa inyo na binigay ng school. Kung mayroon kayong hindi naintindihan, let your parents and guardian, no? Pwede kayong humingi ng tulong. Then, huwag naman sila ang pasasagutin natin, ha? Kailangan magtatanong lang tayo at kayo ang sasagot. Then, analyze nyo yung mga post-test and pre-test na binigay sa inyo. And last, have fun and learning. Okay? What is computer system? Ano nga ba yan? Okay, a computer system is a set of device, no, that allows you to process, to input, and to store data. After that, in storing, meron siyang output, pwede nyo i-print, kaya nakikita nyo may printer dyan. Okay, tapos lahat ng yan, hindi gagana yan ng paisa-isa lang, kailangan yan set yan, kaya nga integrated device sila. Okay, to have a purpose, mag-process ng data. At the same time, mag-output ng data. Ginagamit natin sa online natin ngayon, ay sample ng mga computer. Halimbawa, yung mga cellphone nyo, yan, mga kapanibagong types of computer yan. Yung desktop nyo, yung laptop nyo. Okay? Let us proceed. Sa lesson 1, ang kailangan natin malaman dyan ay proper tool selection. A tool handheld device that aids accomplishing a task. These tools range from a traditional metal cutting part of a machine to an element of computer program activates control a particular area or a particular gadget. As you can see sa picture, merong hawak-hawak yung kamay na tools. Tapos yung laptop, probably may sira yung laptop. Aayusin natin siya. Kailangan proper yung tool na gagamitin natin. Okay. Next. All tools must be kept in good condition with a regular maintenance. Check number 1. As you can see, meron tayong right tool must be used for the job. Okay, explain natin mamaya yan. Pangalawang check,
each tool should be examined, no, before using it. Damaged or defective tools should not be used. Tandaan niya na. Check number 3. Tools should be operated according to manufacturer's instruction. The right, check number 4. The right protective equipment for the tool and should be used. Okay, next. Ano yung check number 1 na yun? Okay, so the right tool must be used for the job. Tool is precisely designed for a specific purpose. So, choosing the correct tool with also decrease amount of effort to required to get a job well right without causing damage. As you can see in the picture, yung tao, pag nakikita natin siya, no, yung gamit niya, tama ba yan? Hindi, di ba? Dapat, the right tool ang dapat niyang gamitin para maging tama yung gawa niya o mapadali yung gawa niya. Okay, as you can see, alaki-laki ng Phillips screw niya, eh, pako naman ang paggagamitan ng Phillips screw, which is wrong. Okay, next, each tool should be examined before use, no? Damage or defective tools should not be used. Kailangan, examine muna natin yung tools na gagamitin natin bago natin siya gamitin sa pagtatrabaho. Kasi, hindi makakatulong ang mga defective tools sa paggamit, no? Pag magtatrabaho tayo. Kasi, baka lalo lang makasira. Next, tools should be operated according to manufacturer's instruction. Okay, kailangan magbabasa rin tayo ng manual kung paano gamitin. Tapos, intindihin natin instruction ng manual sa paggamit ng tools. Okay, next, manufacturer's instruction provide us a technical information that can help from risk assessment that will then allow us to develop suitable control and wear protective equipment to protect us against hazard associated to a machine equipment. As you can see, dun sa picture, yung mga dapat nating malaman sa ating mga tools, sa mga instruction, dapat susundin natin yon para hindi masira ang ating mga equipment o pwedeng tayo ay madisgrasya. Sabi nga, protect us from against hazard. Okay? Next, the right protective equipment for the tools and activities should be used. Okay, as you can see on the picture, meron siyang personal protective equipment. Ano-ano yung mga yon? Meron siyang protective clothing. Yan, nakasuot sa kanya. May helmet siya. May goggles. Tapos yung other garments and equipment niya, kagaya ng gloves. Yan, nakadesign yan para maprotektahan from injury or infection ng isang tao. Because the hazard addressed by a protective equipment include physical and electrical, heat, chemicals, and biohazard and airborne particular matter. Kailangan susundin natin yan. Kung halimbawa, nakikita natin sa picture niyan. Halimbawa, nagtatrabaho sila sa construction site. Kailangan isuot niyo yan. Kung hindi, pwede kayong madisgrasya. Okay? Next. Ano ba yung SWOT analysis on a proper tool selection? Kailangan i-identify natin yung tamang tools. Okay? Needed for the job. Step number 2, strategic way to use for the certain tools. Step number 3, taking care of the tools after using it. And step number 4, proper way of storing of keeping of the tools. Yan. Okay. Para saan ba yung tools? Okay. Ang tools ay dinesign to assist us, no, in our work. No? Assistive technology help us life easier ang gamit ng mga tools. No? So, everyone uses tools, even the technology to make our life easier. Example, yung knife, no, sa kitchen, ginagamit natin yan para madaling natin magawa ang trabaho natin sa kitchen. Yung scissors, sa pag-aaral nyo, no, gumugubit kayo ng mga art material. Okay, yung telephone or cellphone sa mga offices, ginagamit natin yan, even computer. These are invented to help a person from their work or ourselves. Okay, so that's it for the lesson 1. Thank you at sana may natutunan kayo. Maraming salamat at may magtanong lang kay sir kung mayroon pa kayong katanungan.